Alam nyo ba? Ang kabataan ang pag-asa ng bayan ayon sa pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. Kaya naman, maging mga kabataan ngayon ay may tsansa ng mamuno sa pamamagitan ng Sanggunyang Kabataan o SK. Alam nyo ba na April 15 taong 1975, unang inilunsad ang SK na nooy tinatawag pa lamang na Kabataang Barangay o KB? Isa ito noong organisasyon ng mga kabataan sa buong bansa na binuo sa administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Layo nitong bigyan ng boses at partisipasyon ang mga kabataan sa pamahalaan. Si Senator Amy Marcos ang kauna-unahang chairman ng naturang organisasyon. Kasapi rito ang lahat ng Pilipinong edad 15 hanggang 21. Gaya ng kasalukuyang panahon, ilan din sa mga kasapi noon ng KB ay nagiging mga miyembro ng Konseho ng Mga Bayan at lungsod. Pero Pebrero taong 1986, ang Kabataang Bayan inalis kasabay sa pagpapatalsik sa pwesto ni dating Pangulong Marcos Sr. Ipinalit dito ang National Youth Commission o NYC. Ganun paman, isang panukala ang ipinasa ng Congress Youth Representatives at Presidential Council for the Youth Affairs o PYCA mula 1989 hanggang 1990 para mabuo ang tinawag noong Katipunan ng Kabataan. Taong 1991, sa ilalim ng Local Government Code, inilunsad ang Sanggunyang Kabataan o SK na siyang mamumuno sa Katipunan ng Kabataan. Edad 10 hanggang 18 ang mga naging miyembro nito sa kada barangay. Nagkakaroon din ng eleksyon para sa mga mamumuno. Sa ilalim naman ng Republic Act 9164, pinalitan ang edad ng mga miyembro ng KK sa 15 hanggang 18. Taong 2013, kinansela muna ang eleksyon para sa mga SK dahil sa umunoy naging mga anomalya sa pamumuno. Pero nagbalik ito taong 2018. Sa pagbabalik ng SK, namuno ang mga naupo noong 2018 hanggang taong 2023 dahil sa sunod-sunod na pagpapaliban ng eleksyon. Napalitan lamang ang mga ito nang maupo ang mga nanalo noong October 2023 barangay at sanggunyang kabataan elections. Sila ay uupo lamang ng higit 2 taon bago muling mapalitan sa taong 2025. Ngayon, alam mo na!